Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo na kayo laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga Hentil."
Kaya't umalis siya noon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Ticio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Kahinig ko inulila, babalik ako talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya ay, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang, at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Naalala ko yung isang matandang kasabihan. Walang isang linggong bagyo. At ito na may nararanasan natin, ano? Kung may dumating mang bagyo, ay hindi tumatagal ng dalawa o tatlong araw. Usually, isang araw lamang
Pag ginitumagal na isang linggo, ay medyo mabigat na. No? Nakaranas po ako rito last October ng may kalakasang bagyo. No? Pero kinabukasan, ay wala na rin kagad. No? Pero katapat nito, sinasabi rin walang isang linggo piyesta. At yun naman ang katotohanan. Malaking budget ang ubusin pag isang lingguhan ang piyesta. So, ibig sabihin, isang araw lang, lumilipas ang lahat. Kung kaya nga, sa ating ebanghelyong napakinggan, ay siniguro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay daranas ng kalungkutan. Subalit, pagkalipas nito, naroon ang kagalakan. Kung kaya pagligtas ay dumanas ng lubos na paghihirap hanggang kamatayan, kung kaya nga sila ay natigib ng lubos na kalungkutan, hindi nila naunawaan yung pangyayari sapagkat ang inaasahan nila, ang ating Panginoon ang magiging tagapagligtas. At ang kanilang pananaw sa Mesiyas, isang political Messiah, isang mapwersang Mesiyas, kung kaya nga malayo sa kanilang pananaw, sa kanilang iniisip ng Mesiyas, ang ating Panginoong Jesucristo, magpapakasakit at mamamatay. Kung kaya nga, alam natin yung karanasan ng mga alagad, sila'y natigib ng lubos na kalungkutan, nalito. At hindi nga alam kung ano ang gagawin. Pero makikita natin doon, pagkalipas ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan, muling nabuhay ang ating Panginoon. Tunay dumanas pa rin ang pagkalito ang mga alagad. Actually, si Tomas ka hindi agad niya matanggap na ang ating Panginoon ay muling mabubuhay. Pero ito'y ipinahayag na ng ating Panginoon sa kanila. Bago pa man mangyari ang kanyang pagpapakasakit, ilang beses ay ipinahayag ng ating Panginoon na siya ay magpapakasakit, mamamatay. Subalit, pagkalipas ng tatlong araw, siya'y muling mabubuhay. At ito nga ang nangyari. At mula doon, no, lubos na kagalakan ang naranasan ng mga alagad. Si Tomas na noong unang pagkakataon na napakita ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad ay wala. Nagduda. Pero nang makita niya ang harapan ng ating Panginoon, lubos na pananampalataya ang kanyang ipinahayag. At mula doon, tunay na kagalakan, lubos na kagalakan ang naranasan ng mga alagad. Kaya nga ito isang mahalagang paalaala para sa ating lahat. Tunay, bahagi ng buhay natin ang mumunting paghihirap, ang mumunting sakripisyo. Kung kaya nga, kailangan natin itong harapin. Kailangan natin itong daanan. Sapagkat sa dulo nito ay naghihintay ang tagumpay at kaligayahan. Kaya tingnan natin mabuti kung paano natin hinaharap ang mga mabunting pagsubok na dumarating sa ating buhay. Tingnan natin kung paano natin hinaharap ang mga sakripisyong hinihingi sa atin, mumunting sakripisyo lamang. Sapagkat ito ay isang malaking hamon na ngayon sa atin. Lalo't yung panahon natin kinabibilangan, lahat ay pinadadali. Kung kaya nga, marami sa atin ayaw na nang maghihirap. Ay sa totoo lang, ito naman yung karanasan natin ngayon. Diba? Ay lahat ay pipindutin mo na lamang, ay mangyayari yung gusto mo eh. Kaya halos ayaw na nang magpapakahirap, magsasakripisyo. Pero pinapaalaala sa atin, sa buhay natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, bahagi ito. Bahagi ng buhay natin ang sakripisyo. Mumunting sakripisyo lamang ito. Kaya sana huwag tayong matakot na harapin at dalhin ang mga ito.
Pinapaalala sa atin ang sakripisyong ito ang magdadala sa atin patungo sa landas ng kaligtasan. Kaya sana maging kaisa tayo ng ating Panginoon sa mga munting sakripisyong hinihingi niya sa ating buhay, sapagkat ito ang tunay na daan natin patungo sa ating kaligtasan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslog. Kunin at tanggapin ang alay na ito ng abiyayang gawla sa pagpapala. Inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang lunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo pang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupunan langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin
sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan narawaraw, iligtas sa kasalanat, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Sino ako?
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay.
Hindi po ito mula sa pambansang dambana, at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Capillo Osteria, ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na Sabado, May 20, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga Grasya. May prosesyon sa ikalima ng umaga, at ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng puting panyo at kandila. Ika-anim, bahagi po ng mga gawain sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, tayo po ay magsasagawa ng mga sumusunod. Free legal consultation sa May 20, sa ganap na ikasyam ng umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Free adult baptism sa May 22, sa ganap na ikaapat ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan sa opisina para sa mga detalye. Operation pagbibinata, libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ika-1 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ika-7, para naman sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay may sinasagawang carrapple dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan at sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ito po ay hanggang May 20 na lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kaparan noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat, makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating malalapagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaat pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. In this night of exile, stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the bread. The light makes disperses all darkness. The force that sustains me, now you need. Joy.